Dong Hei Fa Choy, food explorers! Ngayong gabi, sasariwain natin ang kulturang Chinoy habang ipinagdiriwang ang Lunar New Year. And the best way to do it? Isang all-out food fest! Samahan natin si Mike Tan sa kanyang food trip sa oldest fast food in Chinatown. So yung patatim natin, sobrang lambot. Ginagamit ko chopsticks lang, pero tatanggal na kaagad yung laman. Titikman din niya ang bagong flavor ng tikoy na pasok sa tema ng Year of the Dragon. Matamis pero kaya mong may hint ng dragon food. Sarap! Ipapakita ko naman sa inyo ang isang no-cook tikoy recipe na pwede nyo rin gawin sa bahay. So, gagawa lang tayo ng rolled tikoy. Pero yung rolled tikoy natin, lalagyan natin ng palaman sa loob. Dito sa Duran Farm Agribusiness and Training Center, ipapatakim ko rin sa inyo ang aking original recipe ng lechong boneho. Kasama si Nikki ko, magtapit tayo sa The Great Buddha Cafe habang tinitikman ang kanilang mga pambatong desserts. Very generous sila sa kanilang serving ng chocolate. Samantala, bibisitahin ko din si Larkin Castor para ipagluto siya ng kanyang paboritong pork pinag-oongan. Ito na may humuso ni Larkin. Basang-basa na. Ito yung masarap. Sa pagsalubong ng mga Chinoy sa Lunar New Year, pinaghahandaan na rin nila ang swerteng dala ng Year of the Dragon. At para maging mas madikit pa ang kanilang pagsasama, hindi mawawala sa bawat hapagkainan ang tikoy. Pero alam nyo ba, may bagong flavor ng tikoy na konektado sa animal sign ng 2024? Every year kasi ang gusto namin, merong babalik-balikan yung mga customers natin. Laging merong bagong magugustuhan. So this year, ang pinakabago nating tikoy is yung tinatawag nating dragon fruit tikoy na akmang-akma for the Year of the Dragon. Sige, tikman ko na. Pero parang masarap sa makeup eh. Sakto sa paeto. Matamis pero alam mong may hint ng dragon fruit. Masarap. Chef, balita ko, nasa farm ka raw. So dahil nasa farm ka, ikakain na lang kita nitong napakasarap na tikoy. Ayan. Happy Chinese New Year! Wow! Dahil nainggit ako dun sa food trip na ginawa ni Mike, naisip kong gumawa ng isang mabilis na snack na hindi mo na kailangan ng mga any special equipment, even stove. So gagawa lang tayo ng rolled tikoy. Pero yung rolled tikoy natin, lalagyan natin ng palaman sa loob. So whatever is available sa bahay nyo, may peanut butter kayo dyan, may chocolate spread kayo dyan, even savory, pwede nyo itong gawin. So meron tayo dito, isang portion ng tikoy. So we have our board here, may oil na rin ito. Ganyan lang din ang oil yung taas. And kung meron kayong plastic wrap, better. Kasi what we wanna do here is ipa-flatten natin yung ating tikoy. So kung may rolling pin kayo, pwede nyong gamitin. Kung wala man, koboy-koboy na lang, bote, ang ipang-flat natin. Tanggalin lang natin yung plastic wrap. So ito na yung itsura niya. So basically, from this size, from this thick, sa ganyan na siya. Lagyan lang natin yung isa. Yung minatamis nating red beans. Then saka natin siya iro-roll. Cut lang natin. Yung pinaka-feeling na gagawin natin for this one is peanut butter. Kagandahan dito,
kahit anong trip ninyo, kahit anong gusto ninyong ipalaman, kumbaga, pwedeng-pwede nyong gawin. White chocolate, pwedeng-pwede nyong i-apply. And there you have it! Ang ating no-cook roll tikoy with sweet filling. Balik muna tayo sa food trip ni Mike sa oldest Chinese fast food in Chinatown, ang Chuan Ki. Tingin ko sisimulan ko sa Xiaolong Bao. Konting trivia nga pala, alam nyo ba mga food explorer, nung lock-in namin sa Love Die Repeat, ito yung lagi kinikrave ko, any kind of dim sum or any kind of Chinese food. Kasi para sa akin, ang Chinese food ay isa sa mga complete dish kapag hinahin sa'yo. Meron kang meat, meron kang vegetables, mabubusog ka kaagad. Tignan natin. Chicken chinoy. So it's like fried chicken. But different style. Buha muna natin walang gravy. Alam mong pinag-isipan siya bago siya ihain sa'yo. The chicken is salty, tapos yung gravy niya manamis na miso, it complements one another. Sarap! Try naman natin tong kiampong. Glutinous rice casserole. So it's not really garlic rice, it's salty rice. Hindi siya yung typical na sa ating mga Pinoy na kanin-ulam. Ito yung parang mas street to. Manamis na miso din. So, punta naman tayo sa kikyok. Doon sa mga mahilig sa street food na mga Pinoy na katulad ko, hindi siya yung ordinary kikyok na nakakain natin doon sa mga naglalako. This is different. Actually, isa siya sa mga paborito ko sa Chinese food, yung kikyok. Yung gusto ko sa Chinese kikyok, because it's fatty, it's flavorful, tapos nandun din yung meat ng pork. Tapos alam mo kung saan siya ginawa, which is pork. Try natin itong kanilang beef wonton mommy. I think this beef brisket with wonton. Dumplings. Ito yung gustong-gusto ko sa beef wonton noodles. Ang lambot talaga ng beef nila. Yung beef brisket talaga, lasang-lasa mo. Hindi ito yung lasa. Super nice, super soft. The dim sum. Important. See? That's pure. Nandito yung laman lahat. Kala. Subukan naman natin yung patatim nila. Ang lambot oh. Guys, ano yun? Lagyan natin konting sauce. So yung patatim natin, kung makikita nyo, sobrang lambot. Ayan. Ginagamit ko chopsticks lang, pero natatanggal na kaagad yung laman. Yung iba, gustong-gusto nila ng crispy pata. Ako, dito ako lagi pupunta. Talagang yung sauce, masarap talaga. Kung meron kayong plain rice plus yung sauce, ang sarap. Or yang chow, hindi na kayo magkakamali. Anyway guys, ang Chuan Ki ay nasa delivery apps na rin. So habang nanonood kayo ng Love Day Repeat every 8:50 PM, Mondays to Fridays, pwede kayo magpa-deliver kapag nag-create kayo ng Chinese food. Go ahead, magpa-deliver kayo. Enjoy it! Brother, meron ako siyempre pag bibisita ka, di ba? Kailangan may pasalubong. Salamat. Ayan. Bagay na bagay. Oh. Bagay na bagay kasi yun nga, nabanggit sa akin na isa sa mga favorite dishes mo daw talaga is pork binagoongan. Ano? Nakatikim ka na ba ng pork binagoongan tapos yung parang pinaka-side dish mo is mangga? Yun nga yung gusto ko matry kasi di ba pinipair to sa bagoong. Di ba? So hindi ko pa natry. That actually makes sense pero masarap yung contrast. Pero mamaya, yan okay. Yung food tripin natin. So, andito na yung mga ingredients natin. Basically, typical.
So bro, umpisahan ko na. Pakukuluan ko na siya and then ikaw naman marunong ka ba sa pagluluwa? Marunong naman. Good, good, good. Sibuyas lang tsaka kamatis. Okay, sige. Alright. Ito yung nahanap natin dyan. Yan. So yung magkakaramelize na yung labas niyan. So kukunin lang natin yung same color on all sides. Para lang din mapabilis yung pagkakaramelize ng ating meat, tulungan natin ng konti pang mantika. And at this point, Larkin, wala pa akong sinisisong kahit ano ah. Kasi yun nga, gagawin pa natin yung sauce later on. So nakita mo yung kaninang mantika. Lagay tayo siguro dito mga less than 1 tablespoon. Pero ngayon medyo almost a cup na yung mantika natin. Which is precisely yung gusto natin. Mm. Lalong-lalo na pag gagawa ka ng sarili mong bagoong sa bahay. Talaga. Yeah. Mas masarap kung mas maraming taba or mantika ng baboy. Yun yung paborito ko dyan, yung taba at saka yung ano. Yes, yung sir. Mm. So basically, when I do my homemade bagoong, yung gisado, kailangan meron akong ginger. So okay. Yun yung generate natin kanina. And then, susunod natin agad yung kamatis. Medyo ingat lang kasi nag-aapoy ito minsan eh. And then, yung ating sibuyas. Measurement nito, mas marami, mas masaya. Talaga? Yes. Lahat ng panggisa, lagay mo lang. More or less, parang 1:1 yung ratio ko dyan. Kung 1 kilo yung bagoong ko, 1 kilo din lahat ng mga panggisa ko na nilalagay. So mas maganda talaga pag marami. Yes, sir. So pababanguhin lang natin to. And then, sasama na natin yung ating alamang. Yun. Bagoong alamang. Yan. Ano yun naman. Yung signature pink na color niyan. Galing palengke pa yan. Saute lang natin to. Stir lang natin. Then once na medyo nagsasama-sama na sila, hahabulan lang natin ng vinegar lang. Pangtanggal lang kumbaga nung briny flavor doon sa ating alamang. Not totally pakpan, pero para mabalance lang. And dahil syempre pag alamang, maalat na yan, so just gonna add sugar. So depende sa preference. So kadalasan kung 1 cup yan ng alamang, more or less mga half cup ng sugar yung mga kinakain niya or kinukonsumo niya. This is actually what gives you yung signature na dark color. Ah, okay. Diyan nakukuha yun. Yes, sir. Okay. Next. Ang sarap. Okay na, no? Ang sarap. So, nangingibabaw pa rin yung alat. Sakto lang yung tamis. Ako kasi... Ayoko na masyadong matamis. Nawawala yung karakter ng bagoong eh. So more or less siguro mga half cup yung ititira natin dyan. So lagay lang natin yan. Tapos. Siyempre yung ating tatong. So lagay lang tayo ng konting sili. So for color, lagay tayo ng green. Pero ito yung talagang angas. So sabi mo nga, yung pula. Okay ka naman sa manghang. Hilig ko yan. Nice. Nakasundo tayo dyan. Siguro dalawa, pwede na yan. Para hindi lang pang sa atin. Kumbaga. Sarap ng itsura pala. Okay, di ba? Pero hindi pa yun yung final na itsura niya. We'll simmer down lang yung ating pork with some stock or tubig. Kasi yung kanina parang par-cook lang yun eh. Parang half-cook lang siya. Go! Magkakamay na ako, brad, ah. Go! Cowboy ba yung
Sobrang sarap. Kuha niya yung alat na gusto ko. Yung anghang. Yes, sir. Kasi may ilig talaga ako sa malat manghang. Yun talaga yung combo. Tignan mo yung uso ni Larky, no? Basang-basa na po. Di ba? Sobrang anghang. Mm. Ito yung masarap. Mga food explorers, kita nyo naman, alas 10 pa lang, ang haba na kagad ng pila. Tanungin natin kung anong meron. Miss, alam kong pangalan nyo? Cyril po. Cyril, Cyril. Ano itong pinipilahan nyo ngayon dito? Sikat daw po yung pagkain dyan na natawag na Shaolong Bao. But anyway, bukod dun sa Shaolong Bao nila, ano pa yung meron? May alam mo kaya? Gusto ko rin po subukan yung mga butchi nila, saka po yung mga iba't ibang klaseng shop. Ano, mga, ano ba yung hopya? Hopya! Pala yung dahilan ng mahabang pila. Ayan, ang fried Shaolong Bao, tsaka lava butchi. Tingnan na natin. Hmm. Let's see. What do we have? Hmm. Shaolong Bao siya na deep fried. May soup sa loob, but this one, keso soup. So, finry siya, tapos maanghang yung loob. Mmm! Mmm! Hindi siya typical na ano, mangga yung loob. Color yellow yung loob. So I think, custard siya. Saka sobrang soft nung glutinous rice. Ang sarap kapag bagong luto. Ang sarap talaga. Hello Food Explorers! Dahil nandito tayo ngayon sa Binondo for the Chinese New Year, kapag nagsishopping ka or naglalakad ka, nagsistroll ka sa Binondo at nag-grave ka or naiinitan ka at gusto mo na matamis, dito ka na sa The Great Buddha Cafe dahil marami silang selections dito. Tulad na lang ng mga lava paws, meron tayo choco lava paw. Ayan. Mainit-init pa siya. At very generous sila sa kanilang serving ng chocolate. Moving on tayo dito sa ano, cream cheese naicha nila. Hindi rin siya super sweet. Sakto lang siya. Kaya mo siyang inumin ng mabilisan. At feeling ko, ito yung isa sa favorite ko dito. Sa mga mahilig sa strawberry, this is strawberry milk. Ang ginamit daw nila dito is talagang fresh strawberries. Kaya hindi ka lugi dito. Lahat dito, makasigurado ko na very well measured para hindi ka maumay agad. For the second batch, meron tayong Hong Kong style na cheesy egg tarts. Tama ka, sa flaky. Very cheesy rin siya. Gusto ko yung pagka-burnt niya. Not too much. Sarap. Sa loob niya. Itong egg tart natin, best partnered with. Siyempre, ang kanilang jasmine tea. So, dito natin siya binuhos kanina. At makikita nyo na very hot pa siya. Bagong-bago. Isa pa. Sarap. Hindi lang drinks and desserts ang ibinibida ng The Great Buddha Cafe. Kaya rin nilang tumbasan ang cravings ng foodies na may pangmalakasang appetite. Ang walang matigas na pulis sa matinik na misis ay nag-air na po. At please continue watching. Every Sunday po yan sa GMA.
Nandito pa rin tayo sa Duran Farm Agribusiness and Training Center sa San Ildefonso, Bulacan. At dito, muli nating kikilalanin ang isang lumalaking industriya ng karne na mainam na alternative sa baboy at manok. So what we'll do here is basically maglelechon lang tayo. Pero one of the things na gusto nating i-mitigate, kumbaga, kailangan nating i-address when you're using rabbit meat is masyado itong lean. Kailangan natin na tulungan lang siya by adding some more fat. Now we'll be able to do that by using ground pork na yung mas mataas yung fat content. So we have here our minced or ground pork. And then, sisiksikan lang natin yan ng mga aromatics. Siling haba. So medyo on the subtle side naman to. So yung ating aromatics, season lang natin ng soy sauce. Pepper. At konting salt. Lang natin yan. And then, yung ating ground meat. Ang AGT nag-start tayo noong 1912, it was started by my great-grandfather, no? So, lolo pa siya ng father ko dito sa Binondo. Etong kung nasan tong escalator na ito ngayon, yan lang dati yung AGT. We are primarily a hopya factory before. Then, nagkaroon tayo ng mga iba't ibang Chinese delicacies. That's why we're called AGT Chinese Deli. So, actually, mahilig kami sa technology. Ang NBT, nag-start kami dati, yung hopya namin, gawang kamay. Then yung father ko, nag-innovate, ginawa niyang demake na yung hopya, no? So, ganun din kami. We're always into innovation. We're also into social media. Para at least, kahit paano na-update natin yung mga bagong generation sa kung anong mga ginagawa na. So, ready na yung stuffing natin? Lalagyan lang natin ng seasoning yung pinakalabas. Marami sa mga kasama namin dito sa Farm to Table, first time lang din makakatikim ng rabbit meat. So ano pang inantay natin? Attack na guys! May selebrasyon man o wala, ang mga Pinoy, talaga namang mas dumalalim ang pagsasama sa tuwing nagsasalo-salo sa hapagkainan. Sa ganitong paraan din natin sinasariwa ang ating pagkakilanlan. Dahil ang putahing ating kinalakhan ay bunga ng masasarap na kombinasyon ng ating tradisyon at kultura.